الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Mengapa langgungan cinta kami haram Islam? Alhamdulillah, hari ini sebab kita ni umar program atau laung tabahu qabla liftar amui in program hapunan Ramadan saja insyaAllah menjari habiayaun yari in mga ini nalibaw kato dengan mga ketau tayo mengurut haram Islam amui dimihil kato pagpatungtum serta pengajian insyaAllah ta'ala. Muna-muna hari ko pa siya matag na waktu ini, insyaAllah. Hiril ko muna pa ang buong talib, amuin mamasakato ayatul Quran, wairun narumain din kan Ustaz Saddam bin Abdurrahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله Ito na ito na kiyarungkanin sa dayaw-ray o pamasa sa Allah Ta'ala. Amoy in papagbarakatun sa Allah Subhanahu wa Ta'ala in pamasa ni ito, sarta mahinang ito palita insyaAllah at law kanakana. Sarta panghindu ang buktalib, murang-murahan amoy in mahinang siya rin dito rin ang mga pabasahun sa Allah Ta'ala at law kanakana. Manjari ha waktu ini insyaAllah yari in ambu kuruna tu amui in kalau baku ni hajar kia kitaan in siya ini dimihil katu pengajian bukun sejah kita amin lanta bahasa sinub sumagawa in siya ini dimihil katu ha bahasa Tagalog lanta na in siya ini ambu kini rin ha mga guru na tu dahisab nagpangaji doon ha Baguio
serta in sila ini napi sila ring ha mga biara matupa mablaka la Arabia Saudia amuin magdawa rin dito hatu in siya ini connected pa Islamic Center of Al Jamia District Jeddah Kingdom Saudi Arabia in corona to amuin di mail ka to pangajian ha bahasa long Tagalog wero na rokay ng din ka Sheikh Abu Hudhaifa Kusin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على مصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمعنا الله mapagpala ang habagin ang lahat ng kapurian ay nauupo lamang sa Kanya. Ito'y sapat na. Naway mapasakan niyong propeta ang panalangin at kapayapaan na siyang hinirang maging sa Kanyang mga tagasunod at sa Kanyang pamilya. Pinapaabot ko po muli sa mga kapatirang mga Muslim pa sa inyo ang kapayapaan, habag at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, unang-unay pinapasalamat natin ang Poong May Kapal at nagbigyan tayo ng ganitong ikling oras na makapanayam at makapagbigay ng kukonting hinggil patungkol sa ating pananampalataya upang makapagpaalala sa atin, makapagbigay ng katiwasayan sa ating pananampalataya na tayo'y isang mga pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang umma at nabilang tayo sa tinatawag na natanggap natin ang hidayah mula sa ating tagapaglikha, which is ito nga ang dinul Islam. At masasabi natin, a'zam ni'ma, isa sa pinakamalaking biyaya na matatamo o makakamit ng isang tao na siya ay patnubayan ni Allah sa matuwid na landas. Marami sa mga taong lihis at ligaw, unang-una ang kanilang pananampalataya, ang kanilang paniniwala at ang kanilang mga gawa. At marami rin sa mga taong nag-aangkin na sila ay nasa matuwid na pananampalataya. Subalit, hindi natin makikita sa kanilang pamumuhay ang ganap na patnubay na ating nakamit. Alhamdulillah, isang biyaya na hindi kayang tumbasan ng sinuman ang ikaw ay mapaloob sa tinatawag na huda, hidayah mula sa ating tagapaglikha. Dahil ang totoong saada, ang kaligayahan ay matatamo ng katangian ng isang mananampalataya gaya ng nabanggit ng isa sa mga scholar na gaya ng Sheikh Ibn Qayyim himullah mula rin sa aklat na isinulat ni Sheikh Muhammad Abdul Wahab himullah, kanyang sinabi, ang isang tao wa ida'ata syakar, kapag siya'y napagkalooban, siya'y nagpapasalamat, wa ida abtala sabar, kapag siya'y nabigyan ng anumang pagsubok, siya'y nagtitiis, wa ida adnaba astaghfar, at kapag siya'y nagkasala, siya'y humihingi agad ng kapatawaran. Tunay nga mga kapatid, ang isang tinatawag na syukur o ang isang taong siya'y magiging syakir, tagapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, nauuna to sa salita. Pero hindi sapat lang ang sabihin niya, alhamdulillah, syukrulillah, bagkus kinakailangan ito'y sa taus-puso sa kanyang kalooban. Kinakailangan ang kanyang puso ay
natutugma sa kanyang sinasabing pagpapasalamat. At hindi lang rin sapat ang sabihin ng ating dila at maramdaman ng ating puso, bal kinakailangan isagawa ng ating katawan. Ang isang pagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang isang biyayang pinagkaloob niya sa atin ang hidayah, dahil hindi ang lahat ng sinuman ay nasa patnubay ni Allah. May yahdihillah fala mudillala wa may yudlil fala hadiyallah. Ang sinumang patnubayan ni Allah ay wala nang makakapaglihis. Kaya ang sinumang mga nangaligaw ay walang makakapagbigay ng patnubay maliban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kapatid, ipasalamat mo sa iyong tagapaglikha na isa ka sa mga napatnubayan. Pinanghawakan mo ang iyong reliyon. Kaya dapat maipakita mo sa iyong tagapaglikha ang biyayang ito na ikaw'y napili, na hindi lamang na ikaw'y pinanganak bilang isang Muslim o ikaw ay nagbalik loob sa Islam pagkos namulatan mo na ikaw ay nasa matuwid na landas, siratul mustaqim. At yan ang ating laging hinahangat sa tuwing ating pagdarasal, sa ating pagbabasa, suratul fatiha, lagi natin sinasabi, ihdinas siratul mustaqim, ihdina. Ya Allah, ipatnubay mo kami sa matuwid na landas, na siyang landas ng pinatnubay mo silang mga nauna sa amin. Kaya mga kapatid, ang patnubay pinili lamang ni Allah, hinirang para sa kanyang mga tao na tutugon sa kanyang patnubay. Gaya ng isang talata na nais nating banggitin na kanyang binanggit, walakad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullah wajtanibu tagut faminhum man hada Allah wa minhum haqqat alayhi dalala. Sa malapit na kahulugan sa talatang ating nabanggit, kanyang sinabi, tunay na kami nagpadala ng mga sugo sa bawat nasyon, sa bawat henerasyon. Alhamdulillah, tayo ngayon ay nasa ummatul Muhammadiyya, nasa huling henerasyon. At anong dahilan ng pagpapadala ng mga propeta at sugo sa mga iba't ibang kapanahunan? Upang sambahin lamang ang nag-iisang tunay na tagapaglikha at lumayo sa mga huwad na Diyos-Diyosa. Kaya sinabi ni Allah, meron sa kanila ay pinatnubayan ni Allah. At meron naman sa kanila ay nararapat lamang sa kanila ang pagligaw. Bakit kaya? Dahil ang mga tao sa kanilang pagmamalabis at pagmamataas, halos ipinakita na sa kanila ang matuwid na landas. Subalit, ito'y kanilang pilit na talikuran at ayaw tanggapin ang patnubay na ipinapakita sa kanila ng buong may kapal. Mga kapatid sa pananampalataya, kung nanaisin lamang ni Allah na ang patnubayan o gawin ang isang umma ay isang umma na hindi magbubuklod, na maghihiwalay, kayang gawin. Subalit, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala may wisdom patungkol doon. Dahil mismo siya, may yahdihi may yasha, wa yadilluhu may yasha, ay maliligaw ang sino mang kanyang manais at papatnubayan ang sino mang patnubayan ang kanyang gustuhin. Mga lingkod at alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa pinakamalaking biyaya na hindi kayang tumbasan ng isang tao na dapat niya ito'y pasalamatan sa kanyang tagapaglikha, ang patnubayan siya sa matuwid na landas. Kaya hiling natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang istiqama, ang tayo'y panatiliin, patatagin sa patnubay na ito.
dahil hindi nangangahulugan ang patnubay ay sa mga naging balik Islam lamang o silang mga nakapag-aral lamang, hindi. Ang patnubay ay bukas para kay Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang may taus puso sa kanya na gusto niyang makamit ang rahma, ang awa, ang habag ng kanyang tagapaglikha. Ang hidayah, gaya ng mga nabanggit ng ating mga eskola, ito ay nasa dalawang paraan upang makamit ang hidayah na tinatawag. Una yung tinatawag na tawfiq min Allah, at ang pangalawa ang al-irsyad. Upang makamit ng isang tao ang hidayah sa pamamagitan ng tawfiq mula kay Allah. Tawfiq na kung saan pinagbuksan sa kanyang kaisipan ang isang aral na kanyang makukuha, at ito'y pinagkaloob sa kanya na walang sino man ang nag-anyaya o nagpakita sa kanya ng patnubay. Pagkos ang isang tao na kapag nakitaan na sinsiro ka sa iyong sarili, ito'y pagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Naalala ko sa aming mga da'wa sa Jeddah, dahil alam natin karamihan doon ay sa mga Pilipino, kung sa OFW lang ay mahigit kalahating milyon ngayon sa kasalukuyan, o kumulang ngayon na sa kalahating milyon ang mga OFW sa Saudi Arabia. At ilan sa mga bahagi ng mga bilang, ang maraming bilang ng mga OFW ay nasa Riyadh, sa Eastern, sa Dammam at sa Jeddah. At halos karamihan ng mga Pilipino na OFW ron ay mas marami pa ang bilang ng mga non-Muslim kumpara sa mga kapatid nating mga Muslim na nagtatrabaho. Isa sa mga naalala kong mga binibigay naming paalala sa kanila, sinasabi namin, mga kababayan, bago kami lumisan o matapos sa aming pinaparating sa inyong pangangaral ng Islam, mag-iiwan lamang kami sa inyo ng isang panalangin na kayo mismo ang magsasabi sa inyong sarili. Ito po ang aming binabanggit sa kanila. Kabayan, kasama, kung kayo po ay naghahangad ng tunay na kaligtasan at tunay na kasiyahan dito sa mundo, maging taos puso lamang kayo na humingi ng patnubay sa ating tagapaglikha. Kung paano nyo man sabihin o tawagin ang ating Panginoon, o Diyos ko, o Panginoon, o ating tagapaglikha, ganito lang po ang aming sinasabi sa kanila. Bago kayo matulog, unang-una, taos puso sa inyong kalooban, sinsiro kayo na kayo'y naghahangad ng patnubay mula sa tagapaglikha. Ganito po ang inyong panalangin na sasabihin, o Panginoon, kung ako po ay nasa matuwid na landas, ipanatili mo po ako rito. Yun po ang aming binabanggit. Kung kayo ay nasa matuwid na landas, ipanalangin nyo sa inyong Panginoon na panatilihin kayo sa matuwid na landas. Subalit kung kayo ay nasa pagkaligaw o nasa lihis na landas, ipanalangin nyo, o Panginoon, harinawa, ipakita mo po sa amin ang matuwid na landas. Ito nga ang tunay na patnubay ni Allah. At ito'y hindi kayo bibiguin ng Panginoon. Basta kung sinsiro lamang kayo na naghahangad ng patnubay. Subhanallah, hindi ko makalimutan ang isang kwento na to, na hindi namin sukat akalain na isang kapatid, subhanallah, isang kapatid na si Idris, na taga Pangasinan, isa lang sa mga aming mga nadaawahan, at yung nga po ang isa sa mga bilin namin na gawin niyang panalangin bago siya matulog, hindi pa siya Muslim. At hindi naglaon ilang buwan, umabot ulang ko lang isang taon, alhamdulillah, dumating sa kanya ang tawfiq ni Allah. Sa maikling kwento, ang isang kapatid na yun ay nag-Muslim dahil sa kanyang sinsiro at hangad na tunay na patnubay, siya ay nag-Muslim. At natuwa ang kanyang kumpanya
At hindi niya na halos tinapos, ilang buwan na lang, hindi niya na tinapos ang kanyang kontrata sa kanyang kumpanya. Ang sabi ng kapatid natin, mga kapatid, sa kanyang, maging sa kanyang mudir, sa kanyang manager, sabi niya, gusto ko na mag-resign. Dahil mas nanaising ko ang maiparating sa aking pamilya, ang tunay na pananampalataya, kaysa makamit ko ang sasahuri ko mula sa kumpanya. Allahu Akbar. At yung kapatid na yon ay nag-exit. At unang-una niyang dinawahan, siyempre ang kanyang magulang, nag-Muslim, ang kanyang ina, ang kanyang kapatid na babae, sumunod rin doon ang kanyang ilan sa mga kapatid na lalaki, at hinintay niya dumating ang kanyang asawa mula sa Hong Kong. Alhamdulillah, pinarating niya rin ang Islam, pinaliwanag niya yung mga kapatid sa Islam, ang kanyang naging asawa. Hanggat sila'y pumunta sa lugar ng kanyang asawa, pati ang kanyang biyanan ay nag-Muslim, alhamdulillah, sa patnubay na pinagkaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ang isang paraan, tinatawag na tawfiq mula kay Allah. Nahahanga rin lamang ng isang tao na kung gusto niya makamit ang tunay na patnubay, hindi ipagkakait sa kanya ng pumitaman. Pangalawa, yung tinatawag na irsyad. Ang irsyad sa pamagitan ito ng mga propeta at mga sugo na pinapangaral sa kanila at pinapanawagan. Subalit ngayon ay wala ng mga propeta ang namuhay sa panahon natin. Ito'y maaari sa pamagitan ng mga dua, mga kapatid natin, mga aral, mga ating mga ustad, mga tagapagturo, mga ating mga ulama, sila mga maalam, na bigyan sila sa pamagitan ng paraan na ipakita sa kanila o iparating sa kanila ang patnubay sa pamagitan ng pangangaral sa kanila. Halimbawa sa kanilang pagle-lecture, sa symposium, o sa anumang studio, o pagbibigay ng babasahin, o makapanayam sila ng one-to-one. Yan isang paraan ng irsyad upang makamit niya o maipakita sa kanya ang hidayah, ang patnubay na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang panatiliin niya tayo rito sa ating patnubay. Normal sa tao na tayo nagkakasala, humihina ang ating iman. Kung minsan lumalakas, humihina. Pero panatiliin natin sa ating kamay, sa ating buhay, ang tayo'y patnubayan ni Allah at lagi mong hihingiin sa bawat salamo, ihdinas siratal mustaqim. Lagi mo itong unawain, intindihin ang talata na ito, ihdina. Sabi ng mga Hudyo, mga Yahud, na na'aratullah alayhim, sinasabi nila, oh kayo mga Muslim, wala pa ba sa inyo ang patnubay? Bakit lagi niyo pang hinihingi sa inyong tagapaglikha na kayo'y patnubayan? Bagkus, lagi natin ito sinasabi, pinapanalangin na tayo'y patnubayan lagi ni Allah. Dahil walang nakakasiguro kung saan tayo abutan datnan ng ating kamatayan. Kaya huwag nating maliitin ang ating mga kapatid na sila man ay nasa ligaw o nasa lihis. Bagkus ating kaawaan, paano natin maiparating sa kanila ang patnubay? May mga tao, subhanallah, wa iyadan billah, malakas ang iman, masigasig sa da'wa, halos hindi mo mapantayan ang kasipagan sa larangan ng da'wa patungkol sa Islam. Subalit makikita mo, naliligaw ang tao. Meron naman, sa isang minuto na lang, sa isang saglit na lang, babawian na siya ng kamatayan, dapat nubayan pa siya ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Kaya, huwag tayo magmataas, magmayabang, na nasa ating kamay na ang patnubay na ito'y hindi maaalis, bagkus ito'y lagi nating hingiin. Ihdina, Ya Allah, ihdina. Patnubayan mo kami sa matuwid na landas, ang landas ng iyong pinagpala
at silang mga pinagpala, yaong mga silang mga propeta at mga sugo, ang mga syuhada, ang mga namatay bilang martir, ang mga siddiq, ang silang mga matatapat, sabi nyo sa tafsir, sila yung mga scholar, at ang mga salihin, ang silang mga matutuwid, sila yung mga taong makakasama mo sa kabilang araw. Naway dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mabilang tayo sa mga ganong mga taong pinagtubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, hanggang dito lang po. At isang sheikh natin na isa rin ating panauhin na ating kasama. So, sumuli. Hada Allahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran jazilan Sheikhna. Maraming salamat sa magandang talata na sana bigay sa atin ng Panginoon na ating kahilingan sa lahat ng oras. InshaAllah, subhanahu wa ta'ala. Thank you very much. Mga katote mamuran, itukbal ko ba sa ikatako sa mga dimilitato, mga diyan, sa mga kumanaw, pero mga kawan minit, insyaAllah, kasi 20 minutes pa. Hindi na diyan ba mga kataman, itukbal ko pa rin na tumulya, mayroon na rin ito, sa isa ni Omar, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga palangungan ng mga agama sa Islam, alhamdulillah, yun na isap kita niyo na tapag kita hamo in TV ini karena sin pagpatumtum ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, masi-masi pa kita bihayaon niya riha bulan Ramadan amo in bulan mahabarakat. In bulan ini hipus yasin amalan iban aun din di amuin ang karum. Inang karum yaun, amuin yanganan siya Laylatul Qadr. Na lon sinallahu ta'ala, Laylatul Qadr khairun min alfi shahr. Iniya, bang sumabo doon, in amal ibadat mo harum yan, makadohat ko pahala labi marayaw, din sin pahala sin ibadat mo ang ibubulan. Inang ibubulan niya un, bang bistahon na toa tahun, na kawaluan tagtu tahun, iban upat bulan. Adin na sabap ya un, na dakula amu in dupusit na pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in dumian hati niya, soberatud amu injagahan si manusia. Sabab ikaampun sin dosa si manusia, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya, man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hisus yung manusia, inyajagahan niya to, karna sin pag-ibadat fa Allah ta'ala, in Laylatul Qadr, akarna sin pag-iman fa Allah ta'ala, ibang karna amuin, angan-angan niya sin karayawan ataw katutumbasan din na Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan sin Allah ta'ala, indusan niya na kaun. Dina sa papiyaon, hati niya, ikaisa maampun pa ni dusata, hahat amuin, jaga kita tuun, si Laylatul Qadr, dugay panin amuin, makadohat kita pahala labi marayo din si ibada amuin hangi bulan.
Nah di hari ini ingkaunan si Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila sumadna in Ramadan kawaan tagisa in Rasul sallallahu alaihi wasallam nadi na masuk in kukulangan niya. In makna niya dina siya kemula nga pagkukulangan niya mag-i-atikaf na sadza ha masjid niya. Hakarna supaya niya kasabuan in Laylatul Qadr. Karna sin nagbabasa sadza sin Quran, nagzizikr sadza, iban nagsisambayang sadza sin amu in qiyamul layl at awaka tahajjud. In tahajjud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na bakambiya kato inyati niya mamasa kita sin ayat mahoku. Hamuk waktu o nakaagad ka niya hamuk din ang mga sahaba niya in panagnaan piyag ayat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na suratul Baqara. Pag-umos niya sin suratul Baqara nakahuna-huna na in hamuk sahaba yaon long niya magrupo na in Rasul sallallahu alaihi wasallam rumuko na siya. Sa kaliwala siya rimuko siumpatan niya sin sura Ali Imran. Pag-umos sin sura Ali Imran nakahuna-huna na isab yung sahaba yaon hati niya rumuko na siya hati kulang labi unong juz na in nabasa niya halong sin hangkarakaat sa siya. Sa kaliwala pa siya rimuko limaw siya pa suratun nisa na hahuna-huna sin sahaba yaon na kaagad last na long niya impag-agad ko para sa salam magsambayang hatiyamun layin at awa katahajun sabi di ko na long niya katahanan biyaya damikyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaunan niya namimibid na in mga tuhod niya si laul niya tumindog sa masi-masi siya nakapagluto hangkan ang waktu nagtahajun siya na iyan siya sin asawa ni Aisha radiyallahu anha in agi niya ya Rasulallah may tapaghinangan mo in makabinsana kay mo alaysa kad gafarallahu laka ma taqaddama min dhambika wa ma taakhar bakambalong niya iyan po na sin Allahu ta'ala in katandusa mo nakauna iwan makahuli na may tahinangan mo in bihayan amo in makadihil kay mo amo in kabinsana. Uno yung sambung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa asawa ni Aisha radiyallahu anha in agi niya ya Aisha afalam akun abdan shakura pagkalong niya iyan po sin Allahu ta'ala indusa kulong niya nakauna iwan makahuli na subelong niya palagung butunin pagsarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala na din na sabap yaon mga palangguhan na mga agama Islam in Rasul sallallahu alaihi wasallam kudwatun hasana siya insuntuan sa rayaw-rayaw kaya lulukis halong sin Quran lalu sin Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira sabun natud lalu sin Allah yaun kan yu in rasul sallallahu alaihi wasallam suntuan yu sin kataan kakahinang yu ha tungun sin pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala iban palangay maray. Hiisis yung in, amo in kawaun niya in Rasul Salam hati niya suntuan niya sa rayo-rayo suntuan limang kana yardyo Allah wala yung akhir. Hiisis yung imano siya nag-angan-angan siya ang ipagbahak niya in Tuhan Rabbul Alamin haadlo akhirat iban na namtum fa Allah Ta'ala sinsa taon-taon pa namtum fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rena sabab yaun mga palanggungan ng mga agama Islam. Ha Laylatul Qadr in Rasul sallallahu alaihi wasallam na din na siya magtuog sin pagjagahan ni ha Laylatul Qadr. Wa ay kada ahla bagadhat amo imbaran niya sampay pa amo im mga kaasawahan niya pabatiun niya hasupaya makasambayang makapagtunay nila amo in pagjaga ha Laylatul Qadr hakanra sinang ibadat sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na din na sabap yaon mga palanggungan ng mga agama Islam. Yari ang panakapin, amuin in waktu, amuin pagjaga
ha Laylatul Qadr na suwetud ayaw kita niyo magbati laul iban tahan-tahanan nato inamuin karo nato hakarna sin pagjaga nato ha Laylatul Qadr hasupaya madohat nato in fahala khairu min alfi shahr labi marayaw sin ibadat mo hangi mo bulan. Patawaran natin pagbasa kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban panghinduhat kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab. In kaonan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Iban Jibril alaihi salatu wa salam. Yatadarasani bil Quran fi syahr Ramadan. Apabila damatang na in bulan Ramadan ha zaman sin Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Namongka niya in Jibril. In hinang sin Jibril mongka niya. Hinduan niya in Rasul sallallahu alaihi wa sallam ha Quran. Na din na sabab yaon, magmutmutud kita ni mamasa sin Quran. Sabab in Quran yaon, na damatang adlok ya, ya'ti yawm al-qiyamati syafi'a li ashabi. Damatang in Quran yan, samapahat, haamu in Hisus yung nagparuli ka niya, Hisus yung naghapal ka niya, Hisus yung nagbasa ka niya, Hisus yung nangadzi ka niya, iban nag-amal ka niya. Sabab mga palangguhan na muagam ang Islam in Quran yan, piyaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala hal yukra iba liyatadabbar liyatafakar piyaturon sin Allah ta'ala in Quran hasupaya basahon sin manusia nag-agama ha-agama Islam supaya mapangadji sin tao Muslim in Quran supaya matali sin tao ingaton nila ni makna niya iba ingaton nila ni daakan sin Quran hasupaya nila mahinang iban ingatan nila impiang langan sing Quran hasupaya nilang kaaniban amuyaun hikmat sin amu in pagpangad siya Quran bagan in Quran piyaturon para ha mga hinangan pag-ari-ari ha kabayan bagan in Quran piyaturon hamu in hinangan sa zabasahon tamatan siya bang ong kamatayan sa gawain Quran yan liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu al kafirin hati niya pamando sin Allah Ta'ala ha mga ibon niya ha supaya imano siya makakatuparan mabuntul sabab amura yaun in mabuntul dan hindi ininasabot alam sin kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabili dhalikum wasaqum. Ini nalong sin Allah Ta'ala indah ku mabuntul. Agad na kamuharaan mabuntul yan. Imakna niya, amu indahan, amu imbibayita sin Allah Ta'ala alam sin Quran. Ayaw kamu magad hakarandanan amu inna kasway ini, amu inna kamubutas hadaan mabuntul yan. Hamalong kamu. Amu yaun impamimin sin Allah. Amu yaun impamandu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katutan yung mga palanggungan na agad. Apabila mag-agama kita agama Islam, hinangan ta in Quran pagtumanta, syara si pag-agama ta. Sabab amuyaon in Quran, ma kalahu Allah, wa ma kalahu Rasul sallallahu alaihi wa sallam, amuyaon in agama. Na din na sabab yaon, puno ta kingatan in mamuntun in agama ta, apabila ingatan ta in sarasin agama ta amu in kitab sin Allah Ta'ala. Na diha bulan Ramadan ini, jans mo na mangadji ha Quran. Diyan, waktu mo na mag-hindu ka Quran. Apabila nangadji ko sin Quran, nag-hindu ko sin Quran, makapagsibo ko daragat hadrat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wa sallam, khayrukum man ta'allama al-Quran wa'allama in sarayo-rayo ka niyo. Isyusyo in piyangadji niya nangadji ka Quran, iban, nag-hindu sin Quran, salta, hinangilan kamaksuran sin Quran. Na din na sabab yaon mga palanggungan ng mga agama Islam. Masi-masi kita yariha mo Laylatul Qadr. In kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawakto niya in pagbubuwa si Laylatul Qadr na doon ha mga kansal sinamuin al-ashrul awakhir bakiya min syahr Ramadan. Doon nila tuda amuin jagahan ibang gimwa in Laylatul Qadr yaon. On waktu long ta, kawaan tag isa, kawaan tag two, kawaan tag lima, kawaan tag pito sa inka momon niya, doon na kawaan tag pito, ibang kawaan tag siya.
sa gawa di ta kay nga tanaw no duun hati niya basta wala kita betan hangtang pagjaga pagjagahan tuta to biya den sin kawaan tagisa sin Ramadan sampay pada magpag na sin amo indom sin amo inhalay na duumen si dom sin hilaya yaon na ipag-ampun sin Allahu Ta'ala katan ipon niya na muhasa ipagmahardika sin Allahu Ta'ala katan ipon niya na muhasa hangtang nakaiyan in mga sahaba long ni ahya Laylatul Qadr ya Rasulullah amo na long ni Laylatul Qadr amo indom sin hilaya yaon ipag-ampun sin katan dusa ipagmahardika sin katan na muhasa then apinar ka jahannam long sin Rasulullah la bukod long niya walakin nal-amila sa kawalaw na intaw naghinang apabila matambos na inhinang niya na siyempre idihil ka niya imbayat niya inya tutumba sin amo in amo in pag-ubos niya sin amo inhinang niya nabukirhat amo yan tintumba sin puasa sa papin puasa ini law sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis kursi fa innahu li wa ana ajizibi hati niya mismo Allah ta'ala indamuhal sin pahala sin puasa muha do kiyama mismo makapag-meeting kamo, mismo makapagkita kamo ibang Tuhan mo Rabbul Alamin, halong sin surga niya, hakarna amo initukbal kay mo intutumbasan sin puasa. Hampa amo ya unipinakamalag po nikmat sin Allahu Ta'ala hamano si halong sin surga, surga na ru'yatul rahman. A'adhamun ni'am fil jannah ru'yatul rahman. Apabila kakitaan mo na in Tuhan mo, makapag-meeting kamo bidun ni tarjuman, way na magta-translate kay mo gaya. Kadena sabab yaun mga palangguan ng mga agama Islam ayaw nato sayangon in bakiya amo in nakapin matiw-tiw din ang mga adlawan ataw karuman sin Ramadan hati niya parayon nato to in pagyaga nato pagsunat nato amo in sambayang on tumaanina niya ayaw kita ni magsambayang din naman na tarawi iban tahajyon amo in biya sa pantong biya pagkaon si manok yaun hati niya wayo tumaanina useless sa zaing kalaunan nato. Subay doon yung tumaanin sabab yung tumaanin na iniha sambayan. Amo yaon yung roho sala, amo inyawasin sambayan. Nauno inyawasin sambayan, piyag yung tumaanin na kakailangan nagsasambayan ko. Subay yaon kayo mo inhusyo pagmabuga sin pangatayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadena sabab yaon, apabila sumambayan kita sin wayroong tumaanin, wayroong pagmabuga sin pangatayan, da imana niya, biyabasa sin simunta, hati niya, dugay niyong kikon na sin pangatayan ta. Na di matay ma insambayang bihat to. La tukbal salatu mar'in, lahin ghafirin. Long sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Di matay ma insambayang sin tao. Naliliga pimpikilan niya sin dugay sin biyabasa niya. Naliliga pimpikilan niya sin amuin pagtuhan niya rugay. Bagkan Tuhan niyong kikon na niya. Dugay niyong lalabtik sin dila. Dugay niyong pipikil sin pikilan niya. Aday na sabab yaong mga palangungan ng mga agama Islam. Na aonan nato in ka-ikhlas. Halong sin pag-ibadat nato fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab siyara in makadihin, dilat na kamo upaman. So paman nag-ibadat kamo, hakar na in pag-ibadat da akan sin pagkahimumano siya, magkanda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parahal, in ibadat yaon, hati niya tawkifi, hati niya tupot Allah subhanahu wa ta'ala in makaraan. Iba di manjari pindahon in saraniya, sabab, dairik yaon sara din Allah subhanahu wa ta'ala. Na pabila long ta upama niya on taon nagpahinang kay mubay long hinang niya kubay biya inindap po sininangan mo kakubay sa naginang ko simbay bagandap po sinamuin pahinang kay mo ibang pag-ukos mo yung minang intriga mo yung bayaon matupabagang tagdaakan uno ba gadyan ko sintao yaon amo in tiyokbal mo kaniya inhinang mo di ko ni gadyan ikaisa na bagang siya in amo in tagdaakan ikaduwa apabila long ta naginang ko si magandang puskawayaan niya, na damik yan, ito po, umus na hinang ko kayo mo ba? Na, di nila bayaran. May ta, wala, kimugtan, haamuin dabbus, sin amuin, paginan. Hangkan lang sin Rasulullah, salu kamara ay tumuni usalli. Hamukot to, doon na Madina, si Makat siya pamimbar sin Masjidin Nabawi, pag-ubos si Mambayang siya. Pag-ubos niya si Mambayang, inagi niya ang mga sahaba niya. Long niya, salu ka maara ay tumunyong sali. Sambayang ka mga rin din kahantang. Singkita niyo kakuhin doon. Amo indabos yung sambayang ko kayo. Na din ang sabap yaon, mga palangungan ng mga agama Islam. Alhamdulillah, malagutun, pagsarag sukur na ito fa Allah Ta'ala. Sin ompan nakapin, bulan Ramadan,
hawak to pagtobat sing kita niyo. Ang panakapin, din ang mga pangumuranta, iban masi-masi payarikato in puso ibang kasay na usalan nato, puspusan nato, intuyo nato, hapag ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, tagiduhu inda Allah, huwa khaira wa azama ajra. Katan hinan tariha dunia marayaw, tulus ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala, na di malepas kawakan ta intumbas niya apabila mo'y kita pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala lahabi marayo din sin na hinangta intumbas sin Allah subhanahu wa ta'ala ibang palagun nato yung pagsabak ibang pagsandal hamuin kataan amuin pagluto hahitaakan niya ibang pag-anib sin pianglangan niya muramurahan mga palanggungan na maagama Islam magmumpaat katutan niyo ibang ayatan ibang mga hadis amo innabatbat nato hawakto ini أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا شيخ. إن شاء الله يبقى ياو بعدي ما تيجي تاني نتقول في بركة على إبادة سنة تلقو. أما نحن بعد لقطة سنكتا هرومان في بلان رمضان. Kung sa dalawang taamayin ini kawihayaon kumagawa din ang panagnaan bayad to amin na pagkawaon ng yakiyamon layo na rana runaon katanta ng kumbayang doon amin na kawiyaksan din rasul kong inamon daw ta labi-labi na tuwad ha sulusun layo akhir amin na tuwong kawahari sin doon man sin bulan Ramadan na doon hayan din rasul amin matao din na ano niya sambil duman yan katanta ni Rasul amo hindi na siya mag-itikap siya roon na masjid niya naunta mag-ibadat sa diyan Rasul sallallahu alayhi wa sallam parahal na in siya uus na biyeta sin Allah ta'ala kaniya sin in siya iampun na inusan niya nakauna iwan sin nakahuli at malaykan masi-masi siya nagtutuyo naga ini ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amin sambil bihitaan siya sin Aisha radiyallahu ta'ala anha bihan ning kahanan bihan sampai intuhod niya naga unuyaon naga palik kapag suduran naong niya in siya at in niya pagkaisab siya yukbal na sin Allah ta'ala in kataan kaniya na suway siya magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sa kira-kira in pagsambahayang niya ito, hambok dahil nga mga pagsukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga mga ni'mat amin asal tiya takamanan kanya si Tuhan Rabbul Alamin. Na ito, in biya mga salingkat-singkat ng pangandiyan sa Allah ta'ala amin ma-uro lisansin kita biya sinambok sahabat ito na sabot niya si Anas ibn Malik amin na mag nainang sin Rasul ipang-ipang bihan, mag-urol sin kataan, darahon sin Rasul, in pag-ailan sin Rasul, in sambil tungkod sin Rasul siya ay mag-dara, sampay rin ang mga nakasakop kaniya, in panganal nila in Anas ibn Malik, hambok rin ang mga ini kampung kaluarga sin Rasul sa Lord Salam, sabab sinamin pagsudgwa niya, bay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na siya totoo din biya mga nakajaka sing kahanan si Rasul sallallahu alaihi wasallam sampay siya yat yung nagriwayat si namin hadis biya tiya sin Sheikh na tuhay ng dunya na muramurahan mga katawag tayo ng uras ito na niyabot na inwa ko sing kita niyo insyaallah pasampay na mo in kasila sa mga kanyang katantan si Dayari ha ini hula na to ini iwan na si mga hula masuok kato taniyo biya na si Malaysia, Indonesia, Singapore yung mga sila yan nakikita kato matupahol Arab katantan na saplag salam dua kanyang kataan lapan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah. Siya na isang magsukur pa Allah. Di ba ito na isang di-exporti namin pagbubukas ng kita niyo. Minsan di pa kumakabangbuka na kamo sa atin amat. Kasi matal na isang ako muna bago ako magbang insya Allah. Ano
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.